Makakapiling po natin ha, dahil kakausapin po natin siya patungkol po dun sa ginawang pasyan ng Timor-Leste Court of Appeals na ibasura yung inihain po na motion ng kampo ni dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. para harangin yung kanyang extradition, no, pabalik dito sa Pilipinas. Makakapiling po natin via Zoom. Wala. Zoom. Papaya! Ayun na nga, sinasabi ko si Undersecretary Raul Vasquez ng Department of Justice. Yusek, magandang gabi po. Si Tony and Pia Gutierrez po ito. Magandang gabi, Tony, at magandang gabi, Pia. Magandang gabi din sa iyong manunood at tagapakinig. Yusek, may sinasabi si Attorney Ferdy Topacio na mali daw ang inihayag ng DOJ na ang tinanggihan daw ng Timor-Leste Court of Appeals ay yung stay order na tinatawag. Ano po ba yung stay order, Yusek? Actually, marami kasing motion na sinampa ng grupo, ng kampo ni dating Congressman Teves. No? Dalawa ang nakasalang dati. Yung una ay motion to suspend because of their intention to file a complaint before the United Nations Human Rights Council. At yung pangalawa ay yung appeal mismo, yung motion for reconsideration mismo. Okay. Yung unang pahayag na sinabi ng Prosecutor General ng Timor-Leste, Tony, ay appeal denied. At yung pagkaintindi naman ay yung appeal na main mismo. But when upon clarification, clarify ng Timor-Leste Prosecutor General na ang nadesisyonan sa ngayon pa lang ang Timor-Leste Court of Appeals ay yung motion to suspend proceedings. Kaya yung main appeal niya ay pending pa din. Pero malakas ang pakiramdam namin at sa palataya namin na malapit nang matapos tong kabanatang ito. So ito, para malinaw din sa ating po mga tagapakinig, tagapanood, ang hinatulan po o dinesisyonan ng Timor-Leste Court of Appeals ay yung motion to suspend proceedings sa makatuwid dahil binasura nila yon, hindi maihinto yung proceedings, tuloy-tuloy lamang. Yusek? Tama po. Hindi huhad lang ang pagsampanya ng complaint sa United Nations Human Rights Council. Okay. So, sa makatuwid, tama rin pala si Attorney Topacio na hindi pa ho pala tapos yung kanilang paglalaban na huwag siyang ma-extradite sa Pilipinas. Technically, tama kasi may pending issue pa nga yung motion for reconsideration nila. Pero lahat ho ng aspeto ng kaso ay papunta na po doon sa tingin ho namin. Dahil ho, denied na ho on the merits dati yung lahat ng yung main panila, yung di ba nagpetition for UN. Request for extradition, grinant na yon. At yung nga may mga motion pa silang final at yun ay denied lahat, at ang nakasalang na lang ngayon ay yung main motion for reconsideration nila na apela. Okay. Eh ano ba yon? Matagal na proseso pa ba yan, Yusek, sa tingin niyo? Anytime na yan, Tony, eh. Kasi yung usapan diyan ay pagkasampa ng apela ng kampo ng dating congressman ay mayroong 20 days yung prosecutor general para mag-comment doon. Matagal na rin nakapag-submit ng comment ang prosecutor general ng Timor-Leste. At korte naman, ang Court of Appeals ay supposed to be may 20 days din na panahon para mag-desisyon doon sa merito. Kaya nga, ina-expect namin sa mga darating na panahon, nandyan na yan, malapit na. Darating na panahon. O, sige, so ano ba, araw lang po ba binibilang o linggo pa rin? 20 days, tumakbo na yung 20 days eh. Tapos so, na, lipas na yun. Araw na lang yan sa tingin namin. Okay. Yeah, partner, magtanong ka. Okay, so, ibig sabihin na, Yusek, hindi pa natin ina-expect anytime soon yung extradition, no? Kasi yun ang hinihintay talaga ng taong bayan. Ganito, pag nag-desisyon sila, no, within any time, merong 20 days naman na binigay ng Timor-Leste rules sa gobyerno natin para ibalik yung dating Congressman Teves. At kaya,
subject to extension yan. So may 20 days yung period nila. Mm-hmm. At kung matapos na yung period na yun, Yusek, kumusta ang preparations natin para mapauwi dito si dating congressman? Ready na po tayo anytime na pag lumabas yung desisyon at sa tingin namin papunta na nga doon dahil lahat po ng aspeto ay na-desisyon na naman pabor sa request for extradition, ay handa na po ang gobyerno natin para ibalik po ang dating congressman para harapin po niya yung mga kaso na nakabitbin sa kanya dito sa ating mga korte. Ah, okay. Sige, so ang anong tawag dito? Habang gumugulong pa ho yung proseso, si Kong Teves ay hindi ho siya under house arrest. Ano po bang estado po ng kanyang ano, yung galaw niya sa Timor-Leste? Is he free to move around? Well, he is supposed to be under close guard dahil anytime kung kailangan siyang papuntahin ng Court of Appeals ng Timor-Leste, ay kailangan makukuha kaagad ng otoridad ng Timor-Leste. Ah, okay. Pero hindi close naman siya, guard, no? Close guard meaning binabantayan siya ng mga pulis? Ganun ba? Nakakapag-golf pa rin ba, Yusek? Well, hindi natin alam. Pero ang huling alam namin is he is under close guard. Ah, okay. So hindi... binomonitoryan ng mainam kasi nga ho, obligasyon din naman ng Timor-Leste government yan na dapat hindi makalusot yan, makasalisi. Dahil kung mangyari yan, ay napakalaking dagok sa kanila, sampal sa hustisya nila, sa proseso nila. Oo. Kaya nga, naisip-isip ko, bakit kaya ang takbuhan po ng mga tao na parang umiiwas na sila ay humarap sa paglilitis, kung hindi Indonesia, Timor-Leste, magkatabi lang ho yan, di ba, Yusek? Magkatabi nga. At yung kasing Timor-Leste din, Tony, masabi ko lamang, ay bagong bansa lang yan, newly independent, created country, newly independent yan. Mm. Kaya yung mga proseso nila ay hindi pa talaga klaro. Hindi planchado. Kaya as they are moving forward to implement and improve their system, wala po tayong choice kundi gamitin yung mga proseso nila. At sa kagandahang palad ho naman, maganda naman ang resulta ng request for extradition natin. Panalo nga po tayo, pero merong huling mga hadlang yung ang motion for reconsideration na anytime madidesisyonan na yan. Yeah. Si pangalan ng presidente ng Timor-Leste partner, Jose Ramos Horta nga ba? Yes, di ho ba siya parang di ho ba parang si siya pa rin ba si President Horta? Parang si President Horta ho ba may kumbaga meron din ho ba siyang ginagawang kahit papaano pagpapasya diyan sa mangyayari kay Congressman Teves o talagang paubayan na yan sa judicial system nila? Nasa judicial system nila yan, Tony. Nung una kasi dapat noong kasi nga nahuli siya ng dahil kanselado yung passport niya, di ba? Strictly speaking, dapat pwede nang dineport immediately at that time. Kaso pa lang meron pang isang aspeto kaya nga hindi ho na deport bagkus sinabi ng Timor-Leste na kailangan yung proseso ng extradition ang masunod. At dahil sa sistemang umiiral, kapwa independent and sovereign country yan, kailangan nating sumunod sa patakaran din nila. Alright, sige. Si Yusek, mukhang pabiyahe na pa-out of town, partner. Pa-uwi. Na-traffic lang, Tony. Gusto ko sanang mag-zoom sa bahay, kaso ang grabe. Matraffic to. Mukhang hindi gumagalaw sa sasakyan ni Yusek. Kasi alam mo kung bakit? Friday na nga ngayon, payday Friday pa. Inulan pa. Inulan ba? Oh, grabe. Sige. Puro wala si Kwan, si Casey. Yusek, maraming salamat sa oras na binigay niyo at maraming salamat sa paglilinaw po sa kaso po ni Kong Teves. Salamat din, Tony, at salamat, Pia, sa pagkakataon. Magandang gabi sa lahat. Magandang gabi po. Thank you po. Yan po si Undersecretary Raul Vasquez ng Department of Justice. Para sa more unboxing ng issue ng bayan, subscribe na sa Teleradyo Servicio YouTube channel.